Hello guys, and welcome to day 67 of our 365 days of courage, where we always try to encourage one another every day for a year with God's words in the Bible. We look for verses that assure us not to be afraid, to fear nothing, and to take courage. So our courage verse for today, which also happens to be the gospel reading for today, is taken from the gospel of Matthew chapter 10 verse 19. And what does it say there? Do not worry about what you're going to say and how you're going to say it. Okay, so this is now Jesus commissioning his disciples to go and spread the good news. He is sending them. Ibig sabihin, humayo kayo at i-share natin itong magandang balita. And of course, itong mga apostles niya are reluctant because nandun yung kanilang agam-agam, nandun yung kanilang fear na ano po sasabihin ko? And at paano ko ba sasabihin yan? And where will I start? And ano ba yung first word? Paano ba yung approach? So, in the Bible, napakaraming kwento dyan na kung saan nandun yung reluctance. Kagaya ni Moses, when God spoke to him through the burning bush, yung he sent him to talk to Pharaoh para pakawalan ni Pharaoh yung mga Israelites from Egypt. Ang unang sinabi ni Moses is, ano? Kakausapin ko? Ano sasabihin ko? Ibig sabihin, he was reluctant because for him, hindi siya good speaker. Okay? And now, of course, itong si God appointed si Aaron. Ngayon, si Aaron yung pinakaunang spokesperson. Okay, mas nauna pa yan kaysa kay Roque. So, si Aaron ang naging spokesperson nitong si Moses. Dahil kay Moses nga, every time that he speaks, he trembles. And then, sa kanya, feeling niya, hindi niya maipaparating yung mensahe kung siya ang magsasabi, because yun na nga, bago pa niya masabi, he is already trembling. And so therefore, yan, nagamit yung gift ni Aaron dyan. And so, si Aaron yung taga-salita at si Moses naman yung taga-gawa. So imagine, the deliverer of the Israelites, I mean, the man who led the Israelites out of Egypt with God's help, hindi pala siya good at public speaking. And marami naman dyan sa atin. Jonah was also reluctant when God was trying to send him to Nineveh. Kasi ang unang nasa isip niya, pakikinggan ba naman ako ng mga tao doon? So, marami tayong mga parabang dinadahilan natin yung anong alam ko dyan, paano ako hindi ako marunong magsalita sa harap ng maraming tao, to justify yung fear natin. Actually, ang root niyan is fear. Kasi natatakot tayo, baka magkamali tayo sa harap, or baka iba yung masabi natin, or baka hindi natin maiparating yung mensahe. And Jesus is telling his disciples na huwag kayong mag-alala, huwag na kayong mamroblema kung ano man ang sasabihin ninyo at kung paano niyo sasabihin yan. Kasi ang karugtong ng ating verse for today sa verse 20, the Holy Spirit will tell you. The Holy Spirit will speak through you. Ibig sabihin, huwag mo na isipin kung ano man ang sasabihin mo dun. Just go and let the Holy Spirit speak through you. Okay? Now, ang pinakauna kong public speaking is nung nagsalita ako to address yung mga graduates sa high school alma mater namin. And inihanda ko naman yung sasabihin ko. I prepared my notes and everything. Basahin ko na lang sana, di ba? But then, nung nasa harap na ako, I noticed na may mga binabanggit ako dun na wala dun sa notes ko. Natural, medyo nandun yung, ala, ba't iba na yung sinasabi ko? So, since ayokong mawala doon sa point na gusto kong iparating sa mga graduates, I try to, ano yun? Nagpanic ako. Ginanon ko lang ginanon yung notes ko. Ba't nasa, saan ko ba? Saan pa galing yun? Bakit parang nawala na ako? Eh kasi nga, hindi ko alam
kung saan galing yung mga words na sinabi ko, pero related naman siya doon sa gusto ko ring sabihin sa mga graduates. And then, ganun din nung testimonial dinner namin, mga passers sa bar exams, yung school namin, Law School, St. Mary's University, hosted a testimonial dinner for us, wherein kami rin, mag-share kami ng mga mensahe and mga experiences namin sa mga estudyante, sa mga law students. And ganun din, I prepared notes. Pero nung nandun ako, bakit iba naman na yung sinasabi ko? And I don't know where those words are coming from. And up until now, kapag ka hinihingan ako na magsalita sa harap ng audience, nandun yung takot ko eh. Talaga, kasi baka hindi ko masabi kung ano ba dapat yung dapat na mensahe para sa kanila. And so I try to prepare my notes, pero hindi ko naman talaga sinasabi, hindi ko binabasa lahat. And well, kapag nandun na ako sa point na yun, I just let the Holy Spirit take over, and whatever yung message na gusto niya sabihin, sige lang. And makailang beses ko nang na-observe ito. I'm not saying na I am appointed to become a speaker, but then naramdaman ko lang na siguro the Holy Spirit wants to take this opportunity to say something to the audience through me, and so I just let the Holy Spirit do that. Hinahayaan ko na lang. Kasi nga, kung ipipilit kong ipasok yung linyahan na gusto ko, nawawala na ako eh. Kasi basta na lang ako nararatel sa ambagaling yung sinabi kong yun. And up until now, minsan pagka hinihingan ako ng na mag-share, especially ng Word of God, and in the midst of yung mga audience ay medyo mas nakakatanda at alam kong medyo nag-aral sila, nag-training or nagbasa, na natatakot ako dahil una, bakit ako? Mas alam yata nila kaysa sa akin. But then siguro they would like to listen to fresh ideas, and I also take it as an opportunity na sige na nga, whatever the Holy Spirit would want to tell these listeners, go lang. And so actually pinagpraktisan ko yung youth ministry, kasi we have these sessions, yung Yes na Yes, Youth Empowered for Service, and yun, meron kami mga ganong sessions, talk sessions about sharings, about reflections, experiences na konektado sa ating Bible, and doon ako nagpractice sa mga bata. And of course, actually mas gusto ko nga yung mga bata na audience, because kapag ka nadi-dead air na ako, kapag nawawalan na ako, pasok ka lang ng hugot, pasok ka lang ng mga jokes, and yun. Pero pagka mga medyo matatanda, parang ang hirap na bigla ka na lang mag-joke, tapos hindi pala sila makaka-relate kasi ibang generation. But anyway, guys, if ever you're asked to share, kahit hindi Word of God, kahit experience mo lang, kahit insight or idea mo lang, or reflection mo lang, not necessarily na about religious readings, go lang. Because who knows? The Holy Spirit is using you to give a message to whoever is listening to you. O yung ikwento mo lang yung mga naging experiences mo, baka mayroong makarelate dyan. Alright? And baka meron silang mapulot na aral na pwede rin nilang i-apply sa kanilang mga sariling karanasan. Or, kung hindi man para sa kanila, baka sa mga kakilala nila. So who knows? And so therefore, lahat tayo ginagamit na instrumento ng Holy Spirit in order na yung plano din ng Panginoon sa atin ay matupad. And so guys, huwag kayong matakot. Just like Jesus is telling his disciples, do not be afraid about what you're going to say and how you're going to say it. Because the Holy Spirit will tell you what you're going to say. And so therefore guys, every time na bago tayo magsalita, it's best to pray na, Lord, whatever you want the listeners to hear, I'm willing to be your messenger. And para ba yung ibibigay natin na message is truly namang gagaling sa kanya. And of course, kung meron na tayong sariling insight, then why not? But then, first and foremost, yung mensahe na gustong iparating ng Holy Spirit. And so therefore, do not worry.
Do not worry, guys. Go lang. Hanap din kayo ng audience na pagpra-practisan ninyo. Pwede yung mga friends ninyo. Pwede. Pwede naman. Your circle of friends. Pwede sila yung unang maging audience nyo. And it's good to also involve yourselves in the youth ministry. Kasi itong mga bata, sa nakikita ko, they absorb as many as they can. And so, yan, pwede mo silang pag-practisan. Hindi ko naman niloko yung mga bata dahil totoo din naman yung mga sinabi ko. But then, dun, sa stage na yun, kasi nag-aaral pa lang ako magsalita in front of numerous audience. And yun yung, para sa akin, dun nahasa yung public speaking skills ko, I think. And siguro din, it's through the Holy Spirit din. Alright? So guys, do not worry if ever na somebody asks na magsalita ka or mag-share ka, just go. Pray na kung ano man ang mensahe na gusto iparating ng Panginoon or ng Holy Spirit sa mga tagapakinig, ay sana yun ang lumabas sa inyong mga labi. Alright guys? So once again guys, thank you for always tuning in and for watching. And I hope you still tune in tomorrow. We will be having day 68 tomorrow. Marami pa tayong araw na i-spend together. And so guys, hang on. Alright? Kapit lang. So do not worry. Do not be afraid. Take courage. Alright? Bye guys. See you.